So mapagpalang hapon po sa lahat po ng viewers natin sa Mucha and Chowel Lot Vlog. So nandito tayo sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Nabuti na tayo ng ambon. So pero sayang to, napakagandang ano, residential farm lot. Napakaganda po. Meron siyang ano, meron siyang nakuha konti diyan na dam kasi yan. Tapos meron siyang nakuha ng konti sa property niya diyan. So napakaganda yung rice land dito. Pwedeng-pwede mong gawing ilang cropping, tatlong cropping sa isang taon, pwede po. Pwede rin pong magtanim ka dito ng mga gulay kasi nandiyan lang yung tubig. Napakadali lang po siyang napakagandang kuhanan ng tubig. So yan, yung rice land niya nakasali diyan hanggang dun po. Before po yung malaking ano na yan, buli na yan, hanggang dun po sa may mga talahib na yon ay pag-aari po ng seller po natin. Pag ganun po siya, pero yung pala yan dun, hindi na po kasali. Tapos hanggang diyan sa kawayan, pag ganun rin po siya. Pag ganun, tapos meron siyang right of way papasok, napakaliit lamang. So napakalapit lang po yung ano natin, barangay road na 2-lane. So dito hanggang sa baba, kasali po yan. Napakaganda po nito. Actually nadadaanan ko to, na-amaze ako dito sa place na ito nung mga nakarang gandang bilhin nun. Kung may buyer, napakaganda, habi kong ganun. Pero benta pala to, so napakaganda po nito. So dito hanggang dyan naman, sa may may nakuha pa rin part po dyan sa may tubig, hanggang doon naman sa patay na medyo lumabo, wait lang. Ayan, so hanggang dyan naman po. Tapos hanggang doon naman sa part na yan, dyan sa may patay na kahoy na yan, nakuha po yan ng property na aming binibenta. 18,000 ito, 18,080. So 18,080 lang po siya square meter, 1.8 hectares. Hanggang doon naman sa may kawayan na yan. Tapos pag ano siya, hindi siya nakuha doon sa may ano, tapos hanggang ulit diyan sa may tubig, pag ganun po siya. Tapos meron po dito yung part na yan, yung talahib ulit yan dito sa bungad. Yan po yung boundary ulit ng ating area. So napakaganda po nito. Ang tinatanim po dito ay mga mga ano po ito, kalabasa. Pwede rin po ito ng mga ano, pakwan, ganun, mga iba't ibang klase ng uri ng gulay. Kasi napakaganda po yung pagkukuhanan mo po ng tubig. Hindi po nawawalan ng tubig daw po yan. So hanggang dyan lang po sa may talahib na yan. Pag ganun din po siya, hindi kasali po yung palayan. So yung palayan hindi po kasali, talahib pataas. Tapos pag ganun na rin po sa taas po yan, hanggang dito po sa may kubo po ni tatay. Pag ganun naman pababa doon, yung right of way niya doon, hanggang dun sa may motor po namin. Ayan, hanggang dyan po. So mga ano lang po yung right of way niya, nasa sabi na natin 20 meters yung kung naman kuryente, meron na po, meron na din pong connection po ng internet dyan, makakakuha na rin po tayo. So napakaganda po itong place ni tatay pag nandito ka sa part na ito. Ayan, ang ganda. Ayan po yung ganda po ng area pag nandito ka sa part na ito. So napakaganda po magtayo dito ng bahay dito sa part na ito. So kitang kita mo po dyan ang mga gandang view. Ayan. So napakaganda, mountain view. So pag ganun din, hanggang dun pa no tayo yung ano, area. So hanggang dun, check lang po natin dun sa harap. Tapos yung pinag-ano ng kambing kasali no tayo. Yun, tapos mayroon ulit dun na heli ulit. Maganda ulit yung magtayo ng bahay. Overlooking ulit yun. Napakaganda. So tingnan ko rin po, lilibutin po natin yan. So ayan yung harap nya, pupuntahan ko lang po yung likod. Ito po yung harap ko, papunta dun sa harap mamaya, titingnan po natin. So yung drone po natin siguro sa next na pagpunta na na ito, drone po namin yan pag nawala po yung ulan. Medyo maambun na po kasi na-start ko na yung video. Sayang naman po, nandito na po kami. Napakaganda kasi nung place na ito. So ang presyo po nito ay 2.5 million. So sagot ni seller yung capital gain tax at estate tax kasi patay na po yung nakapangalan na kanilang mga magulang. So ito, pinag-aalagaan niya ng kambing kaya nakabakod po siya. So hanggang dyan po, yung sinasabi ko kanina, hanggang dyan lang din po. So nakapalibot po ito. So napakaganda po yung place na ito. At nadadaanan ko lang ito lagi. Sabi ko sana benta yan, ang ganda. Benta palo ito po pala. So ganun, pag ganun po siya sa may kawayan, pag ganun ulit. Ayan. So itong may tubig na yan, hindi na po kasali. Paikot na po itong lote natin. Napakaganda po ng place ni tatay.
So, ang problema nga lang, syempre, naisan lang kasi nila ito sa tao, kaya nga lang, hindi na po nila kayang bayaran. Kaya sabi niya, kaysa makuha na po yung lote nila, ibibenta na lang po niya para mayroon din pong kunting matira sa kanilang magkakapatid. So, napakaganda po yung place ito. Yung paikot po siya. Pinaikutan niya po itong pinag-aalagaan na niya ng kambing. So, sana hindi umulan. May ambon-ambon. Sayang din kasi kung hindi natin ito i-video. So, ito na yung pinakaharap. So, yung right of way nito, kaya naman ng 4 wheels. Kaya nga lang, kailangan mong i-develop. Kasi baka bumigay. Kumbaga, kung lagi nang napapasukan, baka bumigay po iyon. So, ayan po ito yung area. Lalabas po ako para makita po yung tsura niya doon sa labas ng kalsada. Itong area natin. So, ito po yung right of way. Kay tatay po ito. Hindi po to private. Kay tatay po itong right of way na ito. Sa kanya po talaga. So, napakaganda po itong place niya. At the same time, yung presyo niya mura na din. Sa tingin ko mura na din po yung 2.5. Kailangan niya lang kasing mabenta para hindi lumaki yung interest po ng kanyang lupa. So ito yung sinasabi ko na mayroon ng kuryente at mayroon ng linya ng internet. So dito lang ako sa labas para makita po. Kitang kita po yung view dito eh. Ayan. So ito po yung nadadaanan ko lagi. Ganda po ng view niyan. Ayan. So pag nadadaanan ko to, ang ganda. Hindi lang makita kasi yung mismong likod, yung may doon, yung naipakita ko kanina, may tubig doon. So ang ganda po nito. So ayun, muli, ito po ay bayan ng Umingan, Pangasinan. Sana magustuhan nyo po itong residential farm lot na ito. So may dalawang heli po siya na napakaganda. At meron pong kunting palayan. At meron din po siyang magandang pagkukuhanan ng tubig. So wala ka ng problema kasi meron na ding malapit na internet na linya. Linya ng internet. Meron na ding linya ng kuryente dito sa area po. So ayun, muli maraming salamat po sa panonood ng aming vlog sa Mucha and Joel Lot Vlog. Pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng patuloy na nanonood sa aming munting channel. Salamat po muli at God bless you all po. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh,
bed.